mga sidi, kumusta kayo dyan? And welcome to my channel! Dito na naman po tayo sa isang segment ng Mumarida Monday! Ang Mumarida po ay Arabic term ng nurse. Ang segment natin to ay inspired kay Ses Elo. Ayan. Easy makeup artist dahil sa aming YOTP mentoring. So, ito ay parang isang challenge ko na nanggaling sa aming mentoring. Ang kwentuhan natin ngayon ay bakit ako nag-abroad. Yes po mga sadik, tayo po ay naging Miko nurse for more than 10 years sa Saudi Arabia. Naisip ko na mag-abroad kasi una sa lahat, syempre, family. Kasi gusto mo makatulong sa family mo, gusto mo ng comfortable ang kanilang pamumuhay. Yung hindi lang sakto-sakto. Sino bang anak ang hindi magnanais na mabigyan ng magandang buhay yung pamilya niya, di ba? Gusto ko rin sana mag-invest, kaya ako nag-abroad. Gusto kong bumili ng bahay, sasakyan, tapos gusto kong mag-prepare sa future ko, magkaroon ng like insurance. Kasi syempre, hindi mo naman alam kung anong mangyayari sa'yo after mo mag-trabaho sa abroad. And mahilig kasi tayo mag-travel eh. So, gusto ko rin siyang sabihin investment yung travel kasi you learn from traveling. You learn their culture, you learn na maswerte ka naging Pilipino ka kasi nakakapag-travel ka. Education yan eh, yung pagta-travel. Hindi lang siya relaxation, it educates you. And syempre, professional growth. Kasi kapag kumuha ka ng nursing, mga sadik, kailangan may continuous education siya. Hindi lang yung pagka-graduate mo, okay na yon. Pag nakapasa ka ng licensure board, okay na yon. Hindi po natatapos doon ang pag-aaral mo ng nursing. So, kailangan mong aralin ang kaso ng mga pasyenteng hinahawakan mo. Hindi lang dapat by the book. Hindi lang dapat kung ano yung finifeed ng doktor sa'yo. Hindi lang dapat sinusunod mo yung mga itinuturo or inuutos ng mga mentors mo. Hindi po ganun mga sadik. Kailangan mag-usa ka sa sarili mo na matuto. Dahil alam kong yung mga kapwa nating nurses dyan, gustong mag-abroad. Kasi, syempre, ka-ching! Lots of money, di ba? So, magtitip ako sa inyo, mga sadik, yung mga nurses dyan or healthcare workers na gustong mag-abroad. So, paano po ba mag-apply? Katulad naming mga nurses, kasi sa Saudi Arabia, maraming nag-a-apply dyan ng mga nurses. Bakit po? Kasi no placement fee. So, wala kang gagastusin. Almost. Nung time namin ha, wala kang halos gagastusin. Kaya, lahat ng nurses, ang option nila is mag-Saudi. So, paano po mag-apply sa Saudi Arabia bilang nurse? So, unang-una sa lahat, syempre, mag-anap ka ng agency mo. Hindi naman basta-basta lilipad ka papuntang Saudi, eh, di ba? Mag-anap ka ng agency mo, syempre. So, yung agency na yan, dapat POEA accredited. Hindi lang basta-basta agency. Kasi, syempre, safety mo bilang mamamayang Pilipino ang kailangan mo unahin kasi lalabas ka ng Pilipinas. Ito ang comfort zone natin, mga sadik. Once na lumabas ka ng Pilipinas, iba ang rules. Kung ikaw, pasaway ka dito or whatsoever, hindi mo pwedeng gawin yan sa iba, sa ibang bansa, lalo na sa Saudi. Kasi hindi kita sa tinatakot, pero alam na that. So usually ang mga requirements doon, magpapasa ka ng certificate of employment mo kasi kailangan employed ka. Kailangan may experience ka. At least 2 years experience dito sa Pilipinas. Working as a nurse. Staff nurse. And, syempre, yung license mo bilang nurse. Syempre, kailangan pumasa ka sa interview and exam.
syempre. Kasi ite-test nila yung knowledge mo when it comes to being a nurse, syempre, di ba? Pag okay ka na sa requirements, okay ka na sa interview, okay ka na sa exam, magpo-process ka na ng papers mo. So, pag nag-process ka ng papers mo, syempre, maglalabas ka ng pera. There are certain fees na kailangan mong bayaran para ma-process mo yung papers mo. Kailangan, mga sadik, may passport ka. Kasi paano ka nga makapag-abroad kung wala kang passport? So, kailangan, ang passport mo is at least 6 months. Hindi siya expired. Kailangan mo rin magpidos. Yun yung pre-departure orientation seminar na kinakonduct sa mga nag-a-abroad. So, yun yung mga do's and don'ts dun sa saan pupuntahan mo, yung mga protocols nila. Yan, kailangan mo maten yan kasi para alam mo kung ano yung susundin mong rules. Kasi hindi po Pilipinas yon mga sadik. Kaya kailangan alam mo kung ano yung ginagawa mo. Nung panahon na bagong hire ako sa Jeddah, way back 2007, ang offer nila sa akin ay 45,000 pesos. It's like half of my salary. So, syempre, bakit mo hindi i-accept yung offer, lalo na't baguhan ka, 45,000 pesos. Accept mo na yung offer, di ba? Kasi malaki na yun. Pagdating mo sa Saudi, yung sa hospital na pinasukan ko, ang offer nila sa amin ay may free kang accommodation. So, lahat yun, fully furnished na. Naka-aircon ka, may kama ka na, may unan, may plato, kutsara, lutuan, mesa, meron na kayong CR, free rin ang electricity nyo, free ang tubig, free yung transportation nyo from bahay to hospital. Tapos meron din kaming shopping trip like 3 or 4 times a week. So kung talagang gusto mong makatipid, huwag kang mag-taxi. So sumabay ka sa shopping trip nyo. Kung gusto mong mamili ng mga pasalubong or mag-grocery, at least free na yung pamasahe mo, di ba? And yung round-trip ticket mo from Jeddah to Philippines, free yun. So, every year ka makaka-uwi, tapos free yung round-trip airfare mo. Siyempre, di ba? Ang gandang offer nun. So, saan ka pa, di ba? Ang benefits na in-offer din nila sa amin ay paid yung vacation namin, paid ang sick leave, tapos meron kaming health insurance, syempre pag nagkasakit ka, kailangan mo magbayad, so may healthcare insurance kami, tapos merong contractual salary increase, so meaning to say, ang contract namin is every 2 years, so meron siyang salary increase. Hindi siya ganun kalaki, pero at least may salary increase, di ba? Paano natutulungan ng mga OFW ang ekonomiya ng Pilipinas? Kasi di ba sabi nga nila, ang OFW ay ang mga bagong bayani. So paano nangyari yun? Paano nakakatulong ang mga OFW sa ekonomiya ng Pilipinas? By remittance. Kasi pag nagpadala sila ng pera, katulad ko, yung sahod ko, ipapadala ko dito. Pag natanggap ng pamilya ko, yung salary ko, yung perang yun, gagamitin nila ngayon na pambili o pangtustos sa pang-araw-araw nila. So, saan mo pupunta yung pera mo? Sa Pilipinas. Malaki ang naitutulong ng remittance ng bawat OFW.